aking paglilibot-libot ay natagpuan ko ang mga kaakit-akit na hugis, kulay at kakaibang anyo ng mga kabute sa dating eskwelahan ng Recuerdo National High School Annex na matatagpuan sa Barangay Kabadukan East sa bayan ng Nampikwan. Ang dating eskwelahan na ito ay nilipat sa mas maganda at mas malawak na eskwelahan na matatagpuan sa Barangay Kabawangan at ito ngayon ang Nampikwan National High School. Naging mushroom facility naman ang dating eskwelahan matapos itong pagsikapan ng dating Mayor Ubaldino Lacurom na pag-apply hanggang sa mailipat sa pangalan at karapatan ng local government unit ng Nampikwan, ang property sa National Housing Authority. Ang ilan sa mga silid-aralan ay ginagamit para sa mushroom production at processing. Nalaman ko rin kung sino ang mga patimuno sa Florotus Mushroom dito sa bayan ng Nampikwan at sa paggawa ng mga fruiting bags dito. Noong Nobyembre 8, 2013 ay inumpisahan ni Sir Arvin Bruno gamit ang kanyang sariling pera ang pag-market test para sa mga kabute. Kasunod nito ay ang pag-imbita ng mga trainers mula sa DOST Muñoz upang magturo sa mga kababayan sa paggawa ng similya ng kabute, paggawa ng fruiting bags at sa pag-aalaga rito. Taong 2018, ang mag-asawang sina Alberto Roderos at Milagros Dumawal ang nagpatuloy sa pag-aalaga at paggawa ng mga fruiting bags ng kabute gamit ang sariling pera. Ako'y naging driver ng aking moto noon na okay na walang tulog kasi walang gising. Ngayon po, aking hanap buhay na pag-mushroom sa kabutihan may kayamanan. Kasama si Manang Ani Domingo na siyang tagabantay at tumitingin sa mga kabute. Sa mga nag-aho ng mushroom grower, tutulong kami sa para mag-ano ng mushroom, magtanim, magdilig, magtinda. Silang tatlo ang mga matyagang nagpalago ngayon ng mga kabute sa bayan ng Nampikwan. Pinahiraman na rin sila ng mga kagamitan at pagsasanay ng Department of Trade and Industry or DTI kung paano ito ay proseso. Ang mga inaaning kabute ay nilalako para ibenta sa mga taga Nampikwan. Ako si Regine Pagdilaw para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!